Subsob po sa sangkaterbang trabaho pero walang time para sa kanyang jowa. Yan ang problemang kinakaharap ngayon ni Jerome sa tatlong buwan niyang jowa na si Matet. Ang totoo niyan, si Jerome pa mismo ang hihiyang humingi sa oras ni Matet dahil nga sobrang tambak daw sa trabaho sa opisina. And ayon kay Jerome, wala naman daw pinagkakautangan ang kanyang jowa o kaya naman hindi naman ito breadwinner sa kanilang pamilya, itong si Matet, kaya hindi niya maiwasan kung iniisip niya kung mahal pa ba kaya niya ako. Yan. So, kausapin natin sa kabilang linya. Nandito po si Jerome para makipagkwentuhan sa atin. Gandang hapon, Jerome. Welcome to Heart to Heart. Okay, Jerome, Hi, kamusta ka na? Naka-holiday ka ba ngayon? Apa. Pero nasa sa may mall po eh. Sakto po kasi galing po kami ng pumunta po. Ah, okay. Okay yan. At least may family time. Jerome, ilang taon na po tayo? 28 years old. And sabi mo nga, bagong girlfriend mo palang itong si Matet. Yes po. Okay. Almost 3 months po. 3 months. Gaano kayo katagal na nagligawan? And gaano mo na katagal ba siya kakilala? Bali, kilala ko na po siya nung saan na pa lang po. Nung college pa lang po na. Then, nung after po nung college namin, doon ko po siya naligawan po. Siguro mga 3 months or 4 months po naligawan. And then? Ito lang po yan. This year lang po yan. Ah, so kumbaga from college pa. Pero nung college kayo, ano bang personality niya? Talagang go-getter ba siya? Was she really active during her college days? Ano yung characteristics ni Matet? Ganyan na ba siya dati? Very driven, goal-oriented. Opo, ganun po siya. Lalo po pag sa mga work papers po. Like nung nag-thesis, sa thesis nga lang po nila dati po eh. Actually, sila po kasi yung best thesis nun. Kaya medyo maano po talaga sila. Competitive si ate. Okay. Nung nagliligawan kayo, gaano katagal? 3-4 months din? Ganun po. Okay. Anong napansin mo nung 3-4 months na nagliligawan kayo? Dati na ba siyang workaholic? Hindi ko po masyadong napansin kasi hindi ko naman. Nung time po na yun, hindi ko po siya hinahatid sa trabaho, although minsan dinadala ko po siya, minsan bihirang-bihira lang po. Mm-hmm. Po. Kaya hindi ko po medyo nakita kung na ganun po pala siya sa trabaho. Pero yung mga 3-4 months na nangliligaw ka, lagi ka naman niyang nabibigyan ng time? Parang sakto lang po. Yung kumbaga normal na nangliligaw po, ganun po. Parang may oras din po siya sa akin minsan, pero mas madalas po wala. Nung nangliligaw, pero, ikaw? Opo, nung nangliligaw pa ako. May oras naman po siya sa akin minsan, pero parang nung maging kanya po, mas nabawasan. Okay, pero nung nangliligaw ka, naputol. Nung nangliligaw siya. Nung nangliligaw kaya si Jerome, ano yung frequency na nabibigyan siya ng time? Yun yung gusto kong malaman eh. Sige, tawagan natin ulit si Jerome. Ayan ha, mga kapatid. May idinudulog na problema si Jerome. Ayan, Jerome? Hello po. Okay, gaano yung time na naibibigay ni Matet sa'yo nung nagliligawan kayo? Yung full attention ba ay nasa'yo nung nangliligaw ka sa kanya? Opo, kasi halos nung time po na yun, pag mag-out naman po siya sa trabaho niya, ako yung kausap niya. Pagka naman po bago siya pumasok, ako rin po yung kausap. Mm-hmm. Okay, and then, nagkaroon ng konti o malaking pagbabago nung naging kayo na? Yes po, hindi naman po agad-agad nung naging kami. Bali siguro nito lang po mga past few months po, siguro mga 1 month. So isang buwan na siyang very, 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 very busy to the point na hindi ka na nga niya nabibigyan ng panahon. Tama ba? Opo. Na-explain naman niya kung bakit? Ina-explain niya naman po. Kaso minsan, hindi ko rin po iwasang mag-isip. Lalo't kung nakikita ko po sa mga IG story niya na minsan, nagagawa pa nilang lumabas ng mga katrabaho niya. Ah.
Minsan tapos, po nakikita ko po na kapag kape pa po sila sa labas. Minsan nga po, hindi ko po alam. Tapos, sinasabi niya na wala siyang oras para sa'yo. Hindi niya naman po totally sinasabi. Pero parang ano po, yung pinaparamdam na ganun po, wala po siyang masyadong oras para sa'yo. Nasubukan mo na ba siyang tanungin? Hindi pa po, hindi nga po ang problema pa. Bakit? Hindi mo ba masabi sa kanya or hindi maitanong po sa kanya? Ay, once po kasi na minsan pagka kinakausap po siya about dun or about sa mga ganung bagay, parang mas nagagalit po siya. Mas, ano na po? Mas, parang mas ano niya po yung priority niya talaga. Iniiwasan niya? Ganun ba? Yes po. Eh, yung mga kakapi niya, ayan, yung mga kakokol niya, yung mga kakofi-kofi lang na friends niya, at saka yung mga friends niya na, ano, na may time siya na lumabas or mag-hangout, kilala mo ba yung mga friends niyang to? Or naipakilala ka ba naman ni Matet dito sa mga barkada niya? Minsan po, kinakwento niya daw po ko yung kung sabi niya, kilala daw po ako ng mga katrabaho. Pero hindi ko po sila totally kilala na nakikita na personal. Although nakita ko lang po sila sa mga pictures sa mga ano, kasama niya po. So hindi po, ano, hindi ka pa nakikipag-hangout sa mga friends niya? Hindi pa po. At hindi rin niya sinasabi sa iyo na oh, yung kahit konting busina lang, oh, medyo ano ah, baka mamaya magkape kami ng mga friends ko or labas lang kami sandalihan or whatever yung tawagan niyo. Walang ganon. Hindi po. Minsan magugulat na lang po ako, may story po siya na kumain po sila sa labas. Which is break time lang po naman nila yun kasi sa mall po siya nagtatrabaho. Edi yung mall na pinuntahan mo ngayon, mall ba ni Matet yan? Ay, hindi po. Bakit malayo hindi ka po sa mall ni Matet nagpunta? Malayo po. Ah, okay. Sorry. Pasensya na, nagalit ako agad. Wala rin EQ eh. Wala rin EQ si tita. Ano ba? Okay. Sabi mo sa mga stories, di ba, kumakain, ganyan, eh ikaw ba, yung relasyon nyo ba, pinopost ni Matet on social media, is she a proud girlfriend? Hindi. Dati po, pinopost niya po. Sa mga IG po. Pero ngayon po, niremove niya po pati po yung sa IG na mga picture na siya din po mismo na-remove sa account. Bakit hindi mo siya tinatanong kung bakit? Hindi pa. Bakit hindi po na? Bakit hindi? Natatakot ka ba? Tigre ba si Matet? You deserve to know kasi hindi lang naman siya yung nasa relationship eh, di ba? Dalawa kayo. Opo. Oo. Minsan naman po, yung mga ano namin, yung mga labas po namin, pinopost niya po yung story niya sa IG. Pero hindi niya po inaano kung nakasama niya ako. Kumbaga mysterious po. Kwento niya ba kung bakit gano'n ang ginagawa niya? So, ang sinasabi niya lang po, gusto niya daw po ng kahit pa paano privacy daw po. Wow, artista. May pa-mystery. Eh, ikaw, pinopost mo rin siya sa social media tapos tinatag mo yung pangalan niya. Okay. Okay. Bago kayo nagligawan, meron ka bang idea na kabe-break lang niya o kaya naman medyo ano, meron siyang karelasyon na matagal na niyang ex, ganyan? Ay, wala naman po. Bali, isa pa lang po kasi naging ex niya. Ah, kilala mo rin? Sa mukha lang po. Sa mukha lang, wow. Ay, nakita ko lang po sa social media. Aha. Okay, sige. Meron tayong H2H Astig caller and magbibigay siya sa'yo ng astig na advice. Kausapin natin si Queen ng Mandaluyong City. Good afternoon, Queen. Hello po. Good afternoon. Ayan, sige. Ano po yung maging advice ko? Yung astig advice mo. Sige, ano yung astig advice mo? Go. Ano lang po, dapat kailangan palawakin ni sir yung pag-unawa niya. Since yung partner niya is workaholic, though questionable talaga sa side niya kasi nga is wala namang, sabihin natin hindi breadwinner, sabihin natin walang kautangan. Pero since si ate po o yung girlfriend niya is sabihin natin na sud-sud talaga sa trabaho, dapat kailangan palawakin niya pa yung
pag-unawa niya. What more pa na kanyari po is yung si partner niya is talaga nagpo-focus talaga sa trabaho niya para sa future niya. Mm-hmm. Even na hindi pa kasama si boyfriend niya. Pero the good things na din po kasi na at least nakikita niya sa partner niya na may pagka-independent style. Mm-hmm. Mm-hmm. So, lawakan. So, ganun nga po talaga. So, mas maganda po magpaka-active pa siya na in a nice way. Aha. Uh-huh. Ikaw ba ganun din, Queen? Workaholic ka rin? Yes. Workaholic ako. Then, hindi rin ako independent. Pero, sa part ko kasi, sa trabaho ko plus sa posisyon ko, hindi lang yung partner ko yung iniisip ko. Iniisip ko rin kung sino yung mga hawak kong tao, yung hinahandle kong trabaho. So, mm-hmm. yung partner ko may problema din before sa akin regarding sa ganyan na wala akong time. How did you handle wala it? Wala akong... Ayun, lagi ko lang po pinapaunawa sa boyfriend ko na kailangan nandyan siya sa side ko kahit wala ako sa panahong ganito ako. Kasi, syempre po, lagi ko po nire-remind yung boyfriend ko na ano, na-busy ako, na-andami kong ginagawa, andami kong na-asikan. So, hanggang sa natanin na lang siya na, though nagkakaproblema kami before, pero unti-unti naman na pag dumarating yung point na nagiging bakante yung oras ko, nakatuon naman ako sa kanya. Ayun. Jerome, ikaw ba, nasabihan din ni Matet na, medyo busy, pero sana andyan ka lang, huwag kang bibitaw. May ganun bang, ano, itong nung naging sobrang busy siya? Opo, meron naman po. Kumbaga, minsan pinapaliwanag yun ako. Meron nga pong one time na piano ko. Sabi ko, stay off muna, out of duty ka na. Kumbaga. Pero bakit kailangan pa rin tumawag sa'yo yung mga tenants ko yung kulit? Kasi siguro, although naintindihan niya na, naintindihan ko po na ang reason niya is dahil siya, kaya daw po siya yung tinatawagan ng mga tenants. Kasi daw, siya daw po yung madaling lapitan doon sa office nila. Mm-hmm. Pero hindi ko po maintindihan na bakit pag ano, out of duty ka na, kailangan mo pang responsible ka pang sagot ng tao. Eh tapos yung office hours, ganon. Oo po. Okay. Kumbaga, day off niya po minsan kasi may tumatawag po sa bidders. Ay, laging on call si ate. Okay. Oo po. Sige. Queen. Oh. Baka meron kang ano, sagot doon. Actually, meron. Oh, kasi, ayan. Ano yun? Nakikita ka pa yung sarili ko dun sa partner niya. Okay. Sobrang busy talaga. Even out of duty or even naka-holiday mm-hmm. off or leave or kung BL, naka-vacation leave. Uh-huh. As in talagang ano po, mamay. Kung lalo na specially kapag nasa admin staff or operations. Yes, pag-operation. Hindi mo talaga may iwasan na hindi ka mag-feedback or mag-respond sa mga ka-work mo. Kasi, mm-hmm. syempre, kung ikaw nakakaalam ng kailangan ng tulong ng ka-work mo, mm-hmm. tutulungan mo in a nice way, the way na kunyari po, o kailangan ni ganito na ng sagot. So, wala kang magagawa na kailangan tawagan mo siya or mm-hmm. sagutin mo siya kahit na wala ka talaga sa office base. Mm-hmm. So, dapat siguro po kay Kuya, kay Sir, dapat alawakin niya pa yung, ano, yung sitwasyon niya, ay yung pag-unawa niya. Kasi po, ma'am, parang darating din yung point na may itindihan niya yun eh. Wala kasi siya sa sitwasyon ng girlfriend niya. Mm-mm. That's why parang laging questionable sa kanya. Pero kung babalik pa rin yung scenario, kahit dumating yung point na si Sir is maging busy, mm-hmm. kahit sa ibang paraan, may itindihan niya na yung part, yung girlfriend niya sa ganung part na yun. Mm-hmm. Okay. Thank you sa iyong H2H astig advice, Queen. Yes. Thank you. Okay. Jerome, matanong kita, ano ba ang iyong trabaho? Sa isa pong ano, sa team leader sa restaurant. Team leader sa? Yes, po. Sa restaurant po. Sa restaurant. Oh, so you're also part of operations. Pa? Operations, kumbaga,
di ba? Part ka rin ng operations kung team leader ka sa restaurant. And si si Matet, ano ang ano niya? Admin ba siya ng mall? Yes po, admin po. Ayun. Admin ng mall po. Okay. Siguro nga, kahit papano, no, merong punto si Queen ng Mandaluyong. Kasi sa totoo lang, pag talaga ikaw ay parte ng operations, parang dito sa amin, sa radyo, halos lahat ng tao, mga tao sa news, yan, part sila ng when you're part of the operations team, no? Or the well, actually, yung admin nga, minsan nakakapag-holiday pa yan. Pero kapag parte ka talaga kasi ng operations team, asahan mo yan na kahit minsan sa kalagitnaan ng gabi, meron at merong ano eh, magkakaroon ng probably tatawag sa'yo or emergency. Baka nga, yun yung ano, nangyayari sa inyong dalawa ngayon ni Matet ng girlfriend mo. Also, hindi kaya nagkakaroon lang din kasi lalo na ngayon, Jeroma, medyo kailangan mas sabi nga ni Queen, mas tibayan mo pa yung loob mo. Alam mo kung bakit? Kasi magbe-burr months na and you know sa mall, yan ang isa sa mga pinakang busy months nila. Pag magpapasko, halos wala ka na talagang magiging time para sa kung ano-ano. Kasi, di ba, late na rin nagsasara ang mga mall. So, malamang as operations, part of operations, baka mas lalo na maging busy pa itong si Matet. So, dapat siguro, ang pinakang maganda dyan is mag-usap kayong dalawa na sabihin mo, paano ba tawagan nyo? Babe? Yes po. O, sabihin mo, babe, naintindihan ko na nagiging busy ka, pero baka naman mag-spend tayo ng pag-day off mo, kahit tayong dalawa lang, ganyan. Kasi alam mo, parang nakikita ko sa'yo, your love language is giving yung panahon mo para sa minamahal mo. Tama? Yes, ma'am. Ayun. Eh, anong love language ni Ate? Anong love language ni Matet? Hindi ko po hindi ko po ma-identify pa po. Hindi mo pa ma-identify? O baka naman kasi yun yung dapat yung pag-usapan. Sabihin mo, kasi ang love language ko ay yung pag-google ng panahon para sa minamahal ko. So sana naiintindihan mo rin at times maghahanap talaga ako ng time na ano na galing sa iyo. So ganun siguro kailangan pag-usapan niyo yan eh kayong dalawa, 'di ba? No. Ayun. Okay, meron ba tayong mga astig comments on FB Live? Teka, tingnan natin ha. Baka naman may mga nagbibigay na ng hashtag H2H astig comments on FB Live. Tingnan natin. Yan. Wait lang. Nako, ito na. Oh, sabi. Ala, nagbigay lang ng bulaklak. Ano daw yun, no? Diba? Sige, mamaya tingin tayo ha ng ating astig comments on FB Live. Ayan, sabi niya. Ay, wala pala. Nanunood lang daw siya from Muntinlupa. Okay, meron tayong caller? None? Okay, sige. Eto, yung mga hashtag astig comments natin. H2H astig comments. Sabi ni Rian Hudieres, if wala man pong emotional intelligence si partner, ay iba to. Ano to? Regarding the H2H love question of the day ito. Hindi siya regarding the astig advice. Pero yun nga, Jerome, siguro kailangan lang talaga pag-usapan nyo. And also, isipin mo rin na 3 months pa lang kayo, tama? Yes po. Take into consideration that you are a new couple, bago pa lang yung relasyon ninyo. So, meron at merong mga hiccups yan, may mga challenges, kasi nga, bago pa lang yung inyong relationship. So, in order for it to bloom, to grow, at mag-prosper yung inyong relasyon, it really takes two. Hindi lang ikaw, hindi lang siya, kayong dalawa ang magpapalago, magpapaganda, at mag-aayos ng inyong relationship para maging, harmonious yung inyong relationship. Diba? So, if she's busy,
paano mo siya hinahandle? Kapag busy siya, mini-message mo siya, kumain ka na ba? Opo, ganun naman po ako lagi. Lagi naman po ako nag-a-update sa kanya po. Nagre-reply naman siya? Nagre-reply naman po, minsan po, pagka nakakita naman po. Ayun. Baka lang tama si ano, si Queen na sobrang busy lang niya, but that doesn't mean that she doesn't love you. Yes po. Nararamdaman mo naman na mahal ka niya kahit busy siya. Nararamdaman ko naman po. Ayun. Kaya po, minsan siyempre na gumaga yung love language mo ito. Oo. At saka nangungulila ka. Nangungulila ka sa pagkakataon. Day off. Kailan ng day off niya? Every Saturday po. Day off mo rin yun? Hindi po. Kasi ano po eh, pagka ganong weekend yun po, ang busy day nyo. Diba? Ayun eh. So hindi rin pala kayo nagkakatagpo pa ng day off. Pero after your duty, na nakakapag ano ba kayo? Hang out? Hindi rin po. Pira din po. Kasi medyo malayo po yung bahay namin. Ah, long distance relationship din kayo? Pa? Long distance relationship din? Ay, hindi naman po. Hindi naman po. Sa QC lang po siya. Ako po dito po sa Balintuwer. Kaya lang po, kan, gabing-gabi na po kasi kami nakaka-uwi pa rin. Oo. Oh. Tsaka minsan, minsan tumataas yung tubig. Opo, sa banyo. Minsan tumataas yung tubig, kailangan mamangka. Pero wag sa dalawang ilog ha, Jerome, bad yun ha. Oo, ha? Okay, si Gail Easy, meron siyang H2H Astig comment. Sabi niya, hashtag Astig advice, Jerome, ikaw na lang gumawa ng paraan to spend time with her. Pag wala pa rin maigi, ay kausapin mo na si Mate tungkol sa relasyon nyo if same page pa rin ba kayo. Dapat teamwork. Oh, tama yun, di ba? Yun nga yung sinasabi ko sa iyo eh. Yun pala, at least nakalkal natin na kaya hindi rin sila nakakapagbigay ng ample time with each other is because magkaiba sila ng day off. O, di ba? Si Antonio Maypa, sabi niya, hashtag Astig advice ko kay Jerome, upuan at pag-usapan nila ang sitwasyon nila ni girlfriend. Hindi pwedeng mawala ang time o oras sa bawat isa. Mahalaga yon para mas lumalim at mas maging matatagang relasyon nila, lalo pat nagsisimula pa lang sila. Pwede rin, Jerome, na ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para magkasama at magka-bonding kayong dalawa lang. Oh, tama. Ang day off mo kailan? Pero weekdays lang po. Weekdays ang day off mo. Kung weekdays yes, naman pumapasok siya, what if on your day off, dun ka sa mall niya tumambay at mag-lunch kayo together. Kahit lunch date lang, at least kahit papano, di ba? 1 hour din yun na at least kahit papano nagkita kayo at nagkasama kayo. Tapos pwede mo siyang sunduin, hindi ba? Opo. Hindi ba yun? Ito naman po sinusundo ko po. Ayun. How much time ba do you want to spend with her? Like days? Ganun ba? Forever? Ooh! I want to spend forever. Charek. O, paano ba? Gano'n ba katagal kasi yung oras na hinihingi mo? Kahit hindi naman po siguro gano'n katagal. Kaya lang po, parang mas mas matagal pa po siya dun sa ano po, sa trabaho niya. Kesa sa minsan mas priority niya po talaga. Yun lang naman po yung problema ko. Ah, okay. Baka naman may pinaglalaanan para sa future or hindi kaya, naisip ko lang Jerome, hindi naman kaya noong bata siya, yung mga kapatid niya, favorite ang isa at hindi siya yung favorite. Kaya ngayon, talagang pinapatunayan niya that I'm capable na competitive ako, no? Hello? Ganon, hindi kaya ganon? Baka kasi may psychology rin na behind her being a workaholic, hindi ba? Opo. O kaya, surprise mo one time na mag-book ka ng staycation or something o kidnapin mo ng ilang araw. Sabi mo, wala nang balikan to. Eto na, reserve na to. O, hindi ba pwedeng ganon? Wala. Minsan po ito, wala rin po oras. Walang oras saan? Sa ganun po, sa mga staycation. Kahit isang araw lang, overnight? Hindi po kasi magtugma talaga yung schedule po namin talaga. Kasi alam mo, wala rin talagang mangyayari. If both of you have no time for each other, then what is this relationship for? Diba? Para kasing ang problema, nobody from both sides would want to bend, would want to give in. Eh talagang hindi mag-work yan. Opo.
Di ba? Opo. Kung pareha sa'yo magpapatigasan, bakit pa ba tayo naging tayo? Hindi ba? Sa tingin ko, kailangan nyo talagang mag-usap, Jerome. Sige, and hopefully, it would work out. Hopefully, mag-work out siya. Opo. Di ba? Talagang kailangan upuan at ano, pag-usapan natin yan. Okay? Opo. Sige, maraming salamat, Jerome. And ingat ka. Hello na rin sa mami mo, nakasama mo ngayon. Bye!